At wala pa rin na itatalang casualty sa mga sandaling ito sa pananalasa naman ng bagyong Tisoy sa Albay. Pero nasira ang Legazpi Airport at ilang establisimiento. Maaksyon si Hannibal Talepe. Baha ang eksena dito sa Legazpi City, Albay. Matapos ang 12 oras na pananalasa ng bagyong Tisoy mula pakagabi, nagtumbahan ng mga poste ng kuryente, napinsala ang ilang establisimento gaya ng hotel na ito, ang ilang bahay, wasak na wasak. Mga biga na rin lang halos ang nabalikan ni Romynick pagkagaling ng evacuation center. Buti na lang na isalba ang mga paninda sa kanilang maliit na tindahan. Bago kami umalis, sir, nagligpit naman kami. Binalot na namin sa mga plastic. Tapos ano, ito lang talaga yung hindi ko napagandaan kasi inipit ko lang. Sobrang lakas talaga ng hangin. Itinuturing naman ng lokal na pamahalaan na pinakamatindi ang pinsala sa Legazpi Airport. Pinakanaapektuhan ang passenger terminal building kung saan bumigay ang malaking bahagi ng kisame. Nawala rin daw ang runway markings pero wala namang sira ang mismong runway at tower. Sa kabila nito, makakabalik na raw sa normal ang operasyon ng Legazpi Airport bukas. Tanging pinagmamalaki ngayon ng lokal na pamahalaan. Wala pang naitatalang casualty sa buong probinsya at naaasikaso naman daw ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Pero pinangangambahan ng mga otoridad ang posibilidad ng lahar. Dahil umabot tayo sa threshold ng rainfall na more than 63 mm per hour. Kapag umabot ka sa 60 mm per hour na rainfall, kahit hindi tingnan ang river channel, may lahar flow yun. Inirekomenda na rin ng sangguniang panlalawigan na magdeklara ng state of calamity sa probinsya. Umaaksyon, Hannibal Talete, News 5. At hindi rin nakaligtas ang Quezon sa hagupit ng bagyong Tisoy. Ang ilang residente sa Gumaca, wala nang babalik ang tirahan matapos mawasak ng bagyo. Umaaksyon si Romel Lopez. Ramdam ang malakas na hanging dala ng bagyong Tisoy hating gabi sa Gumaca, Quezon. Pabugso-bugso naman ang ulan. Ang mga sanga at poste ng kuryente na bagsakan. Pagsapit ng madaling araw, mas malakas na ulan at hangin ang naramdaman. Pagliwanag, mas dumobli pa ang sumit ng panahon. Masado alas 7 nga ng umaga nang maramdaman na rito yung ganitong kalakas na hangin at ulan sa bayan ng Gumaca. Sa ganitong kondisyon, ako personally ay hirap na halos tumayo dito sa May Baywalk ng bayan. Magdamag na malakas ang hangin at ulan, pero pagsikat ng araw, ay lalo ngang mas naramdaman yung malakas na bugso ng hangin at ulan dito sa bayan. Ang ilang residente ay nagulat sa lakas ni Tisoy. Napakalakas ng hangin at ulan. Ito ba yung ngayon yung uli naramdaman itong ganito kalakas? Oo, matagal na. Sa bagyong Glenda, kahit yun yung nakaraan. Sa ngayon, higit 5,000 residente ang nasa evacuation center sa buong bayan. Ang ibang lumikas, di raw pinatulog ng lakas ng bagyong Tisoy. Malakas po talaga ang sumisipol po yung hangin kagabi . Si Maria Lourdes naniguro na raw, lalo na't bahain ang kanilang lugar sa barangay Mabini. Hanggang kanina, hindi pa humuhupa ang baha sa lugar, kaya di pa rin daw sila babalik sa kanilang tahanan. Talagang daan ng bagyo sa amin, talagang malaki ang tubig. Talagang lumugdik talaga kami doon. Si Charlie lumikas din, pero nang silipin niya kanina ang kanilang bahay, wala na pala silang babalikan. Kahit talaga kanina, pakalakas talaga. Pumunta ako doon sa ibabaw na yun. Sabi ko, dumapanak ako itong itong laruan ng mga bata. Wala na talaga. Wala na talaga. Kaya ako umakyat na kanina, baka ako inilipad sa karsada. 18 bahay na gawa sa light materials ang winasak ng bagyo, pero baka tumaas pa ang bilang nito kapag pumasok na ang report mula sa iba't ibang barangay. Dumating naman ang relief goods para sa Gumaca, pero aminadong lokal na pamahalaan na mas malaking problema pa ang kaharapin nila, lalo na't patuloy pa rin nagsusungit ang panahon. Mayroon kami siguro 18 hanggang 20 barangays na ang inaasahan ng karamihan ay pangingisda, hindi pa rin nakakalaot. Matagal na sila hindi nakakalaot, mga siguro 4 days na. Ito, madadagdagan pa ng ilang araw dahil medyo hindi pa maganda ang dagat. So yun ang mga kailangan namin alalayan, plus yung mga repairs ng aming mga bahay at suporta sa aming mga kababayan. Bagsak pa rin ang linya ng kuryente sa Gumaca, pahirapan din ang cellphone signal. Umaaksyon!
Romy Lopez, News 5.